Oh, ano masasabi nyo kay Mosing? Thank you po! Ayos, ayos. Thank you. Thank you. Okay, magandang araw ulit sa inyo mga boss. Welcome ulit sa ating maliit na channel, ano. Mga boss, meron tayong ginagawang Pajero ngayon, no. Ang issue ng ating Pajero, kagaya ng nararamdaman ng mga iba dyan na pagka mainit ng panahon, hindi na ganun kaganda ang response ng lamig, no? Lalo na nga pag nata-traffic daw. Marami nang ginawa dito sa ating Pajero, mga boss, no? Marami nang natrabaho o may pinanggalingan ng mga paggawaan. Ang una nating napansin doon sa gumawa, okay? Ang nangyari, siguro dahil nga may high pressure, ang isang naging taktika ng ating ibang paggawaan ay magkaroon ng palit na condenser, no? Pero yung condenser nila, mga boss, ito yung original, kinonvert nila ng condenser. Okay? So, may nilagay sila dyan na mas malaking condenser. Kung hindi ako magkakamali, 12x23 yung pinapasok nila dyan. Okay, goods naman sana, mga boss, no? Pero ang problema, bakit meron pa rin issue yung ating kliyente na hindi ganun kagandang lamig? So, may mga dahilan pa, mga boss, tong ating Pajero kung bakit hindi nagkakaroon ng magandang response ng lamig. At baka hindi naman nakita nung ating ibang paggawaan na pinagdalaan kung ano pa yung pwedeng mas magandang solusyon. Pero yun yung nagawa nila, mga boss, ha. Yun yung nagawa nila base sa ating nakita ngayon, dahil ito yung original. So dinala rin ng may-ari, yan daw yung tinanggal. Tapos yun nga yung ating condenser na kinabit nila. Oh, ngayon, mga boss, 12x23, malaki rin yung nasa gitna. Ang compressor, mga boss, ay 15C. O ngayon, mga boss, pagkakalimbawang hindi pa rin ganun kaganda ang binibigay o binabatong lamig, nagkaroon ka na ng additional condenser na mas malaki pa sa original, binali mo na nga yung original, mga boss, kagaya ng sinasabi ko, pero bakit hindi pa rin nagkakaroon ng magandang response sa lamig? Okay, kanina pa namin to inaasikaso, no? Chine-check kung ano yung mga pwedeng gawin na mag-improve yung ating aircon. So, ang nakita natin, mga boss, na pwede naming i-offer sa ating kliyente, no? Total, nandiyan na yung ating condenser sa ilalim na malaki. Hindi na natin siya babaguhin, no? Ang gagawin natin sa kanya dyan, ito yung kanyang compressor, 15C. Titirahin naman natin siya ng 17C, mga boss. 17C, bakit? Yung ating condenser, dahil mas malaki na, mas lumawak na yung tatakbuhan ng ating compressor, kung medyo mas maliit yung compressor natin, baka kapusin naman siya, no? Kaya ang gagawin natin, sasabayan natin yung kinonvert nila na condenser ng 17C. Pangalawa, mga boss, ang isa pa naming nakita, dahil pinababarang ko ng ating 141B, asan yung nakuha yung langis? Ito, mga boss. Oh. Ito yung nakuha naming langis na system, no? So, ibig sabihin, may issue pa rin yung system. Hindi nila na-i-flush ng tama. Kasi yan nangyari, bago yung ilalim, luma yung ibabaw. Pero yung ibabaw, may issue na hindi ganun kaganda pa rin ang linis. So, siguro, kaya hindi pa rin siya makakuha ng isang magandang lamig. Pangalawa, yung compressor na mas maliit, hindi niya kinakaya, mga boss, no? Hindi niya kinakaya. Kaya ang gagawin naming version naman ngayon, tataas tayo ng konti na compressor, 17C na ilalagay natin. Pinag-aaralan natin, mga boss, kung may papasok tayong second hand para hindi naman ganong kabigat sa ating kliyente, ano? Kung may papasok tayong second hand na matino, yun munang i-offer natin. Pero kung wala, hahanap tayo ng bago na papasok din naman sa budget niya. Pero yun yung nakikita ko na pwedeng gawin. Tapos inuulit namin lahat, mga boss, yung procedure na ginawa. Nag-flashing kami, magpapalit din kami ng panibagong bulb saka dryer, mga boss. Ayan yung ating evaporator sa likod, andyan yung expansion valve natin. So napalitan na natin, na-flashing na yan. So ang inaasikaso ko na lang yung compressor. Tapos ang ating radiator, mga boss, gusto ko siyang pa-overhaul, no? Kasi may nakitaan ko rin siya kanang, although may mga may kulat naman siya, pero nakitaan ko siya ng hindi na ganun kagandang palatandaan. So sa mga dalit sabi, may pagkakataon na rin to na baka pumutok na tong plastic. Pero
yung radiator repair shop ang mag-advise sa atin kung tama ba yung hinala ko o hindi, no? Kung goods pa naman, hindi natin papakagalaw, pero bala ko pa-overhaul tong ating radiator, no, para mas makatulong dun sa ating pagpapalamig ng aircon dahil konektado tayo dyan, mga boss. Oy, may extra pang walis daspan, mga boss. O yun, papa-overhaul natin yung ating radiator. Tapos ang system, syempre, kailangan mas malinis, mga boss, mas malinis para walang contaminate ng ating luma at saka bagong langis. Kasi syempre, ito ang medyo mabigat kasi pag minsan na sinasabi ko, bago itatapat natin sa luma, hindi natin nalinis na maganda yung luma, walang silbi ang bago, mga boss, walang silbi ang bago. Bakit? Dadaloy pa rin yung langis dyan. Dadaloy pa rin yung freon dyan. Yung luma na naka-stack na langis doon o yung mga hindi natanggal na langis doon, pupunta rin kay bago. Kaya yung bago, pwede rin sumikip kahit bago pa siya, no? Kaya kailangan nating iwas out lahat. Papatanggal din natin yung condenser na yun dahil nung binabad, so wala sana akong balak i-pull out pa yon. Pero nung pinasubukan ko, yun nga yung nakuha natin sa first na sa una nating lagay ng ating 1-for-1B, so na nakitaan na agad natin siya ng black oil, no? So negative yan. So papabomba ng papabomba natin yung ating isang condenser para makahabol naman siya rito sa bagong condenser na nasa ilalim, no? So yun lang, mga boss, ang pwede kong i-recommend rito dahil syempre challenge sa atin itong mga ganito dahil nakita nyo na may additional condenser na, ha? May mga malalaking condenser na dyan pero bakit may ganyan pa rin eksena? May mga issue pa rin na mga hindi na i-correct or hindi na itama o medyo hindi ganun kagagandang pyesa na ang nasa kasamahan pa, no? Isa yung isang lumang condenser na yon. Okay, yun lang, mga boss. So mamaya tingnan natin kung kaya tapusin pero medyo late na, no? Alauna lampas na. Pero palagay ko bukas na to. Kasi yung ating compressor, pinag-aaralan ko nga kung yung pulley nating makukuha yung compressor nating makukuha ay surplus na ikakabit tas pulley. So pag-aaralan muna natin yon. Pero yun na yung decision natin. Isa 17C natin siya para makakonect tayo dun sa dalawang condenser na malaki, no? Okay, ayun lang, mga boss. Abangan natin to. Magandang challenge sa atin to dahil nga may issue pang nararamdaman yung mayari pero kagagawa lang. Kaya ang challenge sa atin, paano natin siya mapapalamig, no? Okay, abangan natin, mga boss, abangan natin. Thank you. Okay, mga boss, pinulutan natin itong isang condenser. Ang sabi ng may-ari dito, mga boss, bagong palit lang din daw to kasabay ng compressor niya. So mga isang taon na rin yata, para mga ganun, no? Pero ang kalaban, mga boss, bakit nag-black oil, no? Bakit may black oil dyan sa loob? So ngayon, gusto ko siyang lagyan sa loob ng ating chemical para pasukahin natin kung ano yung laman sa loob para malinis natin ng maganda. Kasi pwede naman natin i-offer, mga boss, na palitan na ulit ng bago, no? Pero kung kaya pa naman sa linis, subukan natin, mga boss, no? Pero pagka hindi, papapalitan natin ng panibago yan, no? Kasi yung ating compressor, mahihirapan kung talaga may trouble yung condenser, no? Okay, so subukan natin linisin. Hello, hello daw. Okay, mga boss, yan yung sinasabi natin. Ilagay natin siya ng ating chemical na panglinis sa loob. Tapos pinapasukan natin siya. Ayan, medyo umiitim na yung loob. Tsaka yung lumalabas, no? Ayan. So pinapabakbak natin yung laman niya sa loob o yung mga nakadikit na dumi. So para makuha natin yung tamang linis, no? Pero kung hindi natin gagawin yan, kagaya nun, isang flashing lang or na-flashing ng anong gumagawa yan, malamang sigurado ako dahil nagkabit sila ng isang condenser, malamang nag-flashing na. Pero bakit may naiwang pang dumi, no? Kasi hindi ganun kaganda yung flashing, no? Or baka talagang isang padaan lang tapos na. Yan, bubombahin natin yan. Tubig naman isusunod natin dyan, mga boss. Malalaman natin ngayon dyan kung yung condenser natin lalaban pa, no? Pero yan lang yung way para magamit pa yung condenser na yan. Pero kung i-advise natin palitan, kung kaya nung kliyente, kaso, mga boss, yung evaporator, nakitaan namin ng leak, no? May leak yung evaporator sa harapan.
So na-tasting din naman ang dating gumagawa, pero medyo maliit kaya siguro hindi nakita, pero tayo nakita natin na may leak yung evaporator sa harap. Kaya isa pa yun napapalitan, no? Kaya medyo lalaki yung costing ng kliyente kung sasabay-sabayin natin sila, no? O yan, linisin lang natin ang mabuti, mga boss. Bomba na, tubig. O mga boss, tingnan nyo yung ating loob ng tubo, no? O, malinis na, parang bago na yung loob. So ganyan din yung nasa loob niyan, sigurado tayo diyan, no? Kasi dalawang beses natin siyang tinira. Ngayon, ang gagawin naman natin, dahil tubig na ang pinambanlaw natin dito, kailangan matuyo naman natin ng tama 'to, no? Pag natuyo na natin 'to, saka naman natin titirahin ng lye, anang 141B natin sa nitrogen, no? Oh. Ayun ang mga ginagawa natin, mga boss, pag sobrang black oil ng ating condenser, tinitira talaga natin 'yan. Kasi hindi uubra, mga boss, hindi uubra 'yan. Pag umiikot ulit yung langis, saka free yun dyan, magkocontaminate naman, kukutkutin na naman niya yung loob niyan, papangit na naman yung langis. Kasi nakitaan natin siya ng hindi yung ganong kagandang langis eh. Dahil yan dito sa condenser na to. Yung isa wala yun, walang kinalaman yung ating bago ron, no? Dahil bago yun. So, kasi bago to, mga boss. Hindi na natin siya ibababa, hindi na siya natin lalagyan ng ating line na yun, no? Yung ating pamplashing na ginawa doon sa isa kaninang condenser, no? So dahil goods pa naman to, parang dalawang buwan pa lang ata to, isang buwan. Ano ba sabi, kailan ba to ginawa? So, parang isang buwan lang yata. So hindi pa yan magkakaroon ng itim na gano'n, no? Yung isa kasi talaga naka-stack na yun dun eh. Oo, masikip yun. Kaya hindi pa rin siya magkakaroon ng magandang response, no? Itong pan, nakitaan din namin na gumagasgas yung condenser sa ilalim. Papalagyan na natin ng rubber yan para hindi makabutas ng ating condenser dun. Kasi may gasgas na ako nakita dun sa ating condenser eh. Eto. O yan, mga boss. Tom, lagyan mo ng rubber text yung ilalim ah. Ay, yung pad. Oh, hangin lang muna ipagtutuyo natin dyan, mga boss, dahil sayang yung nitrogen kung titirahin agad natin siya ng ganun, no? Maraming tubig sa loob pa nun eh. Tutuyuin lang natin muna siya ng ating compressor na yun, no? Okay, ang evaporator niya, kagaling sinasabi ko, magpapalit, mga boss, dahil may leak. Nakitaan natin siya ng leak dito, pero kagaya na sinasabi ko kanina, na-leak test na rin ng dating gumawa, wala daw nakitang butas, pero meron kami nakita. Oh, kaya mag-a-advise tayo na magpalit ng evaporator. Napakaliit, mga boss, parang karayom lang. Pero syempre, pagmumulan pa rin ang problema yun, no? O tsaka ang lagi ko sinasabi dyan, pangit lang hapin, ang free yun. No, ibig sabihin, pag ganun dyan sa evaporator ang leak, siguradong sasama sa hangin yan. So, masama yan para sa baby at saka sa mga may asthma. Okay, shoutout again for Ryan, oh. Okay, mga boss, ito na yung ating evaporator, no? So, talaga nagpalit tayo ng evaporator sa harapan. May butas eh, no? Okay, so yan yung evaporator. Sige, kapit mo na. Oh, at yun nga, mga boss, natapos na tayo dun sa ating procedure ng cleaning natin o yung flushing natin, no? At ang ating final check-up, syempre, i-leak test natin kung may leak. Oh, ha? Sino bang malinaw ang mata? Tingnan natin, no? Para masuri ng maayos. Baka mamaya, dahil dun sa pagkakalinis natin na butas naman, no? Pero wala naman nagpapakita, mga bossing. Goods pa naman. To double check ko na lang na malinaw, no? Pero goods pa siya. Okay, so malinaw na malinaw na malinaw, walang singaw. Sige. Okay, eto na, mga boss. Yung ating compressor, bago na yung pinasalpak natin, no? Kasi meron silang nakuhaan ng compressor na bago. Mga boss, hindi to legit, no? Hindi to legit na denso o rig, no? Ito yung mga lumalabas natin na mga replacement lang, no? Pero good naman to. Basta ang sinasabi ko lang din, dapat good din yung system, no?
So, iyan na yung pina kabit ng ating kliyente, no? Dahil nga pinag-aaralan natin ang bawat pwedeng makatipid. Meron tayong second hand, ang problema, bibili pa tayo ng pulley assembly. So, dagdag costing dun sa ating second hand na compressor, halos same ang magiging total, konti lang ang magiging diferensya. Kaya sabi ko, palitan na lang ng nakita nilang compressor, no? Kaya yan, 17C. Ito yung pang Land Cruiser yata, mga boss. Land Cruiser, oo, Land Cruiser. Ayan. Kaya ito yung kakapit natin, 17C na, no? Oh, good na yan. So, kakasan na lang natin yan. Ang oras natin, mga boss, medyo late na. May alas 6 na ata lampas, no? Pero ang maganda naman, dahil nga nasa loob tayo ng ating maayos na shop, nakakagawa tayo hanggat hindi tayo napapagod do o hindi tayo naantok. So, papakasan na lang muna natin yan para maligtes, para bukas, pwede kami mag-tasting. Bukas na tayo maglo-load ng Freon para may araw, no? Matesting natin ng araw. Okay, kasi nakakasana yung mga evaporator natin, mga boss, ha? Evaporator sa harap, evaporator sa likod, good na. Yung ating flashing na condenser. At syempre, hindi natin ginalaw yung in-install nung dating gumawa, no? Nandiyan pa rin siya at nilinis na lang natin. Filter, syempre, bago na ulit yan. Mga o-ring, mga boss, pinalitan natin ng mga panibago. May mga nakikita lang ako dito sa kanyang blade ng ating clutch pan na may mga biyak-biyak na, no, mga boss, na yan. No? So, sasabihin natin yan sa may-ari, no? Para at least baka sila'y maputukan yan o matanggalan sila yan, maganda na yung nasabi natin sa kanila kasi isang tulong din yung kung sakali, no? Huwag na natin paabutin yung pwedeng mangyari dun sa ating o madiskrasya yung ating syempre, pag pumutok yan, tatama sa radiator, sasabit yan dyan, pag o-overheat ang makina, mas malaking damage, no? Pero makunat naman itong mga ganitong plastic, pero medyo ang lalapit na, mga boseyo, halos pa sagad na yung mga piyak. So baka mamaya bigla na lang bumaak yan or humati yan, di mahirap na, no? Advice lang natin sa kanila, no? Okay, so yan, kakabit na yung ating compressor para makapagligtis tayo. Sige, Tom, ingatan mo ang bawat galaw para at least wala tayong masagasaan. Okay. O, mga boss, tingnan natin kung may makikita tayong kakaiba, no? Kasi yun ang sinasabi ko lang din, no? Kasi pag gumagawa ako talaga, sinasabay ko na tong ating radiator, no? Kumbaga, kahit sabihin ng ating kliyente na hindi naman nag-overheat yan, para sa akin, mas sigurado ako kung makikita natin yung loob, no? Kung wala, okay lang din naman, at least nabuksan, nakita natin, no? Dumi. Hindi, yun na, malilinis ko na ng maayos yan mamaya pag ano. Kahit ako, hindi, kahit ako na mag-pressure washer niya mamaya. Ano naman yan, lakas at tubig yan. Pwede yung pressure washer, ayun, kaya nga sabi ko din sa mga tao pag naglilinis niyan, matabingi mo lang ng konti, magkakayupi-yupi yan. Pero maganda rito kasi pwedeng itanso dahil tanso yung ano yan, no? Hindi, kahit talo, kahit aluminum yan, natanso ko yan. Natanso mo rin. Pero ibig sabihin, yung tinga, mahihinang yan. Oo. Yun lang kagandahan. May nabibili itong original takipa lang mahal sa ano, sa may tanso na. Oo, may fabricate ito eh. Sa ano, sa nasa Bulacan, papatong Bulacan. Dati bibili ako lang, napakamahal. Mas layo pa, no? Ayun. Ayun. Ayun, mga boss, oh. Oh. Yung mga site na 'yon. Iyan. O barado na, no. O kaya tama lang naman na nabuksan natin, no. O kaya para sa akin mas mainam talaga na nalilinis 'yan, no. Ayun, mga ilang piraso rin 'yan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Halos 30 pirasong butas, mga boss. Oh, halos 30 pirasong butas. Oh, yan mga boss, iwan ko na muna dito sa ating kaibigan to, no? Kasi kailangan pa tayo dun sa shop. Babalikan na lang natin to pag goods na. Balik ako ng mga anong oras? Dahil bukas wala ka. Okay, mga boss yan, papasaksak lang natin yan. Hanggang baba yan, makikita yan. Tagusan yan. O, malaking bagay yun ha, 30 pirasong butas. Hindi gumagana. Makakatulong yun para sa aircon natin. Hindi man siya nag-overheat sa makina, pero malaking bagay yun sa aircon natin, no? Okay. O mga boss, andito na yung ating radiator. So good na daw to, sabi ng ating kaibigan na gumawa na ito, no? Titingnan na lang natin kasi iba na pag may pressure na dahil natanggal to, no? So malalaman natin yan kung very good talaga yung pagkakabalik niya. Okay, so kamit mo na yan, boss dom, para matapos tayo, makapag-testing tayo ng maayos. Sakto mga boss, dahil mainit sa labas, kaya nating makapag-testing ng maganda, no? Makakuha tayo ng tamang temperatura na gusto nating habulin sa tanghali. O ayun mga boss, maglo-load na kami ng freon dito sa ating Pajero. Coolant na lang ang kulang, so dinalagyan na ng coolant. Yung ating coolant na sinalo, hindi na natin papabalik mga boss, ah. Kasi nilinis na natin yung ating radiator. Siyempre, hindi na natin pwedeng ibalik yung madumi. Kasi dumaan na yan doon sa ating mga bakal-bakal doon nung sinalo, no? O, maglo-load na lang tayo ng freon. Na-excited akong malaman kung anong magiging resulta nitong ating 17C kay condenser na ganyan sukat na dalawa, no? So hindi ganun kalamig yung meron silang hindi magandang pakiramdam sa loob, kaya hindi sila kontento mga boss, hindi sila kontento doon sa lamig na binibigay, kaya dinala sa atin, no? At sabi ko nga, challenge sa atin tong ganito, dahil galing na ng ibang pagawaan, bakit hindi nakuha, ano pa ang kulang. So tingnan natin naman yung version natin kung meron tayong nagawang maganda rito sa ating Pajero, no? Okay, load ng freon. Sana okay. Twenty-five pa lang. Malamig pa ang bawat eksena. Glass, daloy. So far so good. Maganda naman ang galaw. Ingay. Mukhang good naman. Hindi ko marinig, may imakin eh. Fan. Nakukulangan ako sa ugong nung isa. Nasa ilalim. Kabaga na rin naman. Pero parang mabagal to para sa akin. Walang ganong kalakas na speed, no? So, tingnan natin kung anong pang magagawa natin dyan. Reading. 150. 32, 33. Kilo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So tingnan natin kung yung tamang grams ito, kung anong makikita natin sa glass ng laro, no? Kasi medyo extend yung ating condenser. So hindi yan yung standard na load ang masusunod natin, no? Mag-a-adjust tayo ng konti. Okay, testingin natin lamig sa loob. Okay, testing tayo ng lamig mga boss. Wala pa rin tayong thermometer. O baka naman. Baka naman may matinong thermometer dyan. Mga boss. Okay, mga boss, meron tayo dun sa ating mga parang 39 lang mga boss, 39 dun sa ating thermometer na ginagamit na pang mainit, no?
yung Fahrenheit natin, no? 39. So siguro palagay ko pang 3 degrees Celsius to lampas, mga boss. So ganun kalamig. Weh, di nga. Ayun mga boss ha. Oh, tingnan nyo yung naman yan. Oh, mababa sa 40. Mababa sa 40 ha. So pag transfer natin yon para mga ganun, nasa 4 degree o mababa sa 4, no? Oh. Siyempre, ilalabas natin ito mamaya, mga boss, para makita natin, no? Ilalabas natin para makita natin yan. Kasi nasa loob tayo, eh. Siyempre, hindi tayo pwede mag-testing niya kasi ang gusto natin talaga yung nasa init, no? Nasa init. Sige. Ayun mga boss, nilabas na natin yung ating Pajero. Nag-aabang tayo ng sikat ng araw. Ang thermostat natin, chinek na natin yung mga linya, inayos na natin mga salasalabat na mga wiring. Pinagtatatanggal na natin, di naman kailangan yung mga sobrang dami. So goods na yan. Abangan na lang natin yung araw. Testingin na natin. O mga boss, may naobserbahan lang tayo dun sa ating check valve sa likod, o yung pinakang solenoid valve natin sa likod, mukhang nagbabara o baka nagka-cut off. Bumababa ang reading, yung lamig sa likod medyo hindi parehas ng harapan natin mga boss. Kasi ang harap natin sobrang baba na nung nakukuha reading. Naka number 4 ako. Naka number 4, nasa 30 lang yung aking temperature doon sa ating Fahrenheit na ginagamit. Pero sa likod, malamig pero parang hindi ako nalalamig yun ng sobra. Iba ang kagat nung harap kumpara sa likod. Papabutas na lang natin yung pinakang check valve natin. Yung solenoid valve natin, papadiretso na lang natin. O ang mawawala lang doon mga boss, dapat yon pag inop mo yung ating switch sa likod, hindi talaga magse-circulate yung free yun. O yung refrigerant natin sa likod. Ngayon, pag patay na yun, pag bypass na yun, o kailangan maka-on na rin lagi yung blower mo sa likod. Naka-standby na lang din siya, no? Papabutas na lang natin kasi medyo mahirapan tayo makahanap nun. Papa-order na lang tayo. Okay, yun na lang. Goods na lahat. Medyo hindi pa ako na tuwa dun sa likuran. Ganun talaga mga boss. Piyesa yan, hindi natin kasalanan yun. No, baka isa na yun sa nagbabara doon kaya o nagka-cut off kaya hindi napapalamig na maganda yung likod, no? Sige. Ito ang kalaban mga boss pag ganyan may mga nagiging problema, no? Good na yung iyong trabaho pero merong maglulokong piyesa. So, hindi natin malalaman yun mga boss. Pero isa na yun sa mga pwede kong isipin na bakit hindi nagre-reply ng maganda o nagre-response sa maganda yung ating lamig ng aircon sa likod, no? Kasi dalawa sila, check valve tsaka yung ating expansion valve. Yun yung solenoid valve natin saka expansion valve natin, no? Kagaya nung nakaraang adventure, so binutas na natin, tinanggal na natin yung pinakang check valve niya para dire-diretso na yung preview natin. Minsan kasi pag nagluloko yung solenoid valve, yun ang nagiging problema. O good na. Ang problema, tinawag na natin sa may-ari. Good na, pero nagte-testing tayo, hindi tayo nasisihan na binibigay na response sa likod. Kaya pinababa ulit natin, no? So mga boss, ito yung pinakang solenoid valve natin, no? Yan yung control ng ating switch na pagka nag-on yung ating switch sa likod, mag-o-open din yung pinakang solenoid valve na yan. No? Ang nangyari kasi, mukhang nag-o-off o hindi nagbubukas, kaya hindi nagsisirculate na maayos yung free natin kay expansion valve. No? Bubutasin na lang natin ito mga boss, pero pipicturean natin ito, tapos papahanap tayo ng ganito. Tapos kung ibabalik nila, ay pag nakahanap na lang sila ng ganito. No? Oh, ito na mga boss. Ito na ulit. Load na ulit ako ng Freon.
Okay, nakadalawang karga tayo ng Prion dito sa ating Pajero, ha. Talagang gusto niya akong i-callings ng gusto, ha. Pero goods na, mga boss, dahil yung ating tubo dito sa likod na kanina nung bago natin kinargahan, eh talaga malamig. O ngayon, parehas na ulit. Kanina, biglang uminit, nawala yung init ng hotline. So pagka kasi wala yung init ng hotline, mga boss, hindi nagsisirculate yung Prion natin o yung refrigerant, no? O ngayon, goods na, oh. Ipapawis na siya. Ay, naku, Pajero ka. Eh, hindi kita susukuan. Hindi kita tatantanan. Sabi nga ni Mike Enriquez, no? Aircon ka lang. Manggagawa ako. Saka yung nangyayari kasi dito, yung sinasabi ng ating kliyente, bakit daw hindi malamig kung nandito ang isang side, no? Siguro, mga boss, pagka may mga pagkakataon na nagkaka-top yung ating solenoid valve sa likod, eh kaya nagkakaroon ng hindi magandang response ng lamig yung likuran din, no? So, ngayon, wala nang dahilan yun, mga boss, para magbara. Bakit? Binutas ko na. Tinagos na natin, no? Tinagos na natin. Wala na siyang pepeding dahilan doon para mag-cut-off siya. Ang mangyayari lang sa kanya, hindi na niya ma-off yung check valve na yun, no? Yung pinakang solenoid valve na yun, no? Wala na siyang kailangan. Pag nag-aircon siya, mag-on na lang yung likod mo o yung i-standby mo na lang yung kanyang 1, 2, 3 or number 1, low, medium, kung saan siya nakalagay, no? Sige. Wow, panibagong testing ulit tayo. Kasi ayaw natin nung ganun. Hindi komportable. Malamig na nadadala na nung harapan. Pero, ayan, no? Iba na yung kagat ng lamig sa likod. Kung yung totoong kagat yun, naubos na yung kamay ko. Load pa ako ng Prion, mga boss. Testing lang ako at meron na akong ilang guhit pa. Kasi kanina ang kinarga natin ang siyam na guhit, mga boss, eh, no? Pero hindi pa puno yun dahil nagte-testing tayo. O ngayon, subukan na natin siyang isagat ngayon, no? Okay. Back to zero muna tayo, mga boss. Pausukin na natin yan para mawala na mga bakterya dyan, mga masasamang elemento. Kamira. Meron bang ganon? Hindi ko alam, mga boss. Pero syempre, yun yung pinakang ginagawa natin doon sa ating mga unit na mga nililinisan, no? Mga ginagawa, no? Once na nagbaklas tayo ng evaporator sa loob, pinaback to zero natin. Mga boss, maganda yung chemical namin gamit, no? Talagang nakakawala ng mga amoy-amoy sa loob yan, no? Medyo mamahalin yung ating gamit na pang back to zero. Okay lang, maya-maya. Ang problema, mga boss, ano eh? Nilabas natin, kaso ang problema nga, wala namang, nagtumakip naman yung araw natin. O nawala, pero antay-antayin natin, mga boss, no? Antay-antayin natin para makakuha tayo ng magandang ano. Napakalamig sa loob, napakalamig. Pero ang kailangan natin, araw ang kailangan. Tapos kanina, kaya ako na lamang hindi active yung ating valve sa likod, bumaba siya ng benching ko. So halos single unit lang gumagana ng pagkaganon. O, testing lang ako, mga boss. Obserbahan ko pa. Okay, mga boss. Natapos na natin yung ating Pajero. So, yun yung mga ginawa natin dito sa ating Pajero, mga boss, no? 17 sina yung tinira natin, no? Para nga makuha natin yung lawak ng ating condenser, no? Yung pinakang dalawang condenser natin, medyo malalaki. So, maganda naman yung naging resulta, mga boss, kung ano yung nakuha nating lamig. Eh, palagay ko naman, mga boss, kahit na mataas ang init ng araw, laban yung ating aircon. Tapos na check na rin natin lahat, magmula kay evaporator, yung solenoid valve na correct na natin, electrical na correct natin, radiator pina-check na natin. So nandiyan na lahat, kumpleto na. Ano pa bang pwede kong i-advise dito? Marami yun, may yung blade nga na sabi na natin sa may-ari. At syempre, magpapaalam at magpapasalamat tayo kay Boss Patrick
Boss Patrick, maraming salamat po sa pagdayo. Solid. Ayun. 10 years na problema ng aircon, dito lang nagsulit. Ayun, no. Mga boss, no. Kabiti kayo. Kabiti. May dala rin sila mga boss na tahong kahapon, kaya salamat. Tinira namin kahapon yan, ang luto. Hindi ko alam kung ano luto ni Amildo, parang ginawang apritado eh. Ayun, maraming salamat, Boss Patrick. Saka kay Sir Liberato. Liberato, yun. Sir Liberato, maraming salamat sa iyo at pagbalik mo ng Pinas, sana makapagkita tayo o magkita tayo, no? Soon, o kaya kung ano man yung ating mga pag-uusapan pa sa mga unit na meron ka or dito sa ating aalagaan na panibago na to, no? Ayun lang mga boss, maraming salamat sa inyo. At syempre, ingat lagi, no, mga boss, at God bless sa ating lahat. Thank you, Boss Patrick, thank you. Thank you. Ay. Oh, maraming salamat, Boss Liberato. Yun, Boss, maraming salamat sa binigay mo sa ating mga tao, no? Ayan, pinag-party-party na natin sa kanila. Oh, ano masasabi nyo kay Mossing? Ayos, thank you. Thank you.